Dadako tayo sa pinakamalaking bahagi ng ating pagsamba sa hapong ito. At hiniling po ko sa inyo na tumayo kayo, bigay galang sa ating salita ng Diyos. Pagkadalihin natin bilabid na Preacher Roger Oliveros. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher Ricardo Aron. Tayo manalangin mga minamahal. Opo, dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus, magandang gabi sa iyo, malapay noon sa unang panalangin ng Lord Pastor Julista de Almeda, the Intent Prophet of Loving God. Malapay noon, Jesus, maraming salamat mula umpisa namin binalagawin hanggang sa mga oras na ito. Malapay noon, Jesus, sa pagbalangis mo sa bawat bahagi ng maraming binalagawin, pagkilos ng mainom sa aming kalagitnaan, sa iyong santong espiritu nagbigay galak sa aming mga puso, O Diyos, bago ang lahat, patawarin ang bawat isa sa amin sa kami nagkulang, nagkakamali. Linisin mo aming mga puso, O Diyos, lalo na iyong bang lingkod, mahal pa noon, daluyang pagpapalang espiritual, mahal pa noon, buksan ang pangunawa ng aming mablabid kapatiran sa dako ito, mahal pa noon, na maunawaan nila ang iyong banal na salita, mahal pa noon, samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. And we bind the power of darkness, unbelief and doubt. Satan, cast out, inbound to hell, better forever, forever. In the mighty name of Jesus, amen. Praise the Lord. Tayo umupo mga minamahal, bago ang lahat, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. At dobling pagalang sa ating dearly beloved pastor, Wilde Estrada Almeda, the Intent Prophet of our loving God, at the whole Almeda family. At hindi natin malilimutan ang maginto ang aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved live broadcast viewer, magandang gabi po sa ating lahat, sa mga OFW, mga minamahal na palagi nakaantabay po sa ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved elders, mga minamahal, sa ating mga beloved kapatiran. Magandang gabi sa ating lahat at lalong higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Palagi tayong pinagsama-sama sa oras ng gawain, mga minamahal. Dahil sabi ng banal na kasulatan, huwag daw nang pabayaan natin ang pagtitipon ng mga banal, mga minamahal. Dahil dito, makikita ng Diyos kung gaano natin siya kaibig, mga minamahal. Pag tayo laging dumadalo, mga minamahal, ating pinapapurihan ang ating mahal na Panginoon, doon niya nakikita na tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Yung inuutos ng mahal na Panginoon, ating sinusunod palagi, mga minamahal. Na bakit po? Dahil alam natin ang Diyos ay pag tayo tumawag sa Kanya, andyan kagad ang kasagutan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sa oras na ito, pag-aralan natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Pamagatan po natin ito, mga ibigin mo ang Panginoon. Ibigin daw natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Napakabuti talaga. Yan ang unang utos ng ating mahal na Panginoon. Pangunang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus, mga minamahal. Ibigin daw natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito pa, mga minamahal, sa unang talata natin, Mateo, ang kabanata 22, ang talata 37-38, mga minamahal, atin mo nang babasahin. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata ay 22, ang talata ay 37-38. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. 38, ito ang dakila at pangunang utos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Jesus. Lahat masabi ng praise the Lord. Ang Diyos po magpala ng kanyang banal na salita. Ito po yung inuutos ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa banal na kasulatan, ito pangunang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pag inibig daw ng tao ang Diyos, mga minamahal, ng buong puso at buong kaluluwa, siya hindi po magkakasala, mga minamahal, dahil matatakot siya sa mahal na Panginoon. Dahil marami mga minamahal taga sa sanlibutan, pag makausap mo mga minamahal, sasabihin nila, iniibig din nila ang mahal na Panginoon. Iniibig daw nila ang Diyos. Ngunit makikita mo sa kanilang mga gawa, malayo mga minamahal, na hindi nila sinusunod yung utos ng mahal na Panginoon. Dahil pag inibig mo ang Diyos, susundin mo ang kanyang utos, tutuparin mo ang kanyang utos. Pero sa iba mga minamahal, makikita mo, pag mag-uusap mga minamahal, maano naman natin mga minamahal, picture out natin, makamag-anak natin, kakilala natin, pag lalo pag-usapan ang Diyos, sasabihin nila, may Diyos din kami, iniibig din naman ang Diyos namin.
Pero makikita mo sa kanilang magawa, sa kanilang pananalita, malayo mga minamahal. Dahil hindi nila nasunod yung kalooban ng Diyos. Ngunit mapalad tayo, dahil bakit tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, mayroong tao ng Diyos na nagturo sa atin, ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating pinakamamahal na pastor, mga minamahal, itinuro sa ating beloved pastor na ating mahal na Panginoon. At ating beloved pastor, mga minamahal, hindi yung basta-basta lang kayo nagturo siya. Idinaan muna niya, mga minamahal, sa pag-aayuno. At sakripisyo, mga minamahal, pagpupuri, sakripisyo, upang yung kalahat ng maabot ng salita ng Diyos, mga minamahal, sila'y makatupad, mga masunod nila ang kalooban ng Diyos. Dahil ang pag-aaral ng salita ng Diyos, mga minamahal, hindi lang mang sa pananalita, mabuti, magaling ka magsalita, mga minamahal, dapat kasama yung kapangyarihan. Pag ipinangaral mo ang salita ng Diyos, mga minamahal, at sinabi mo ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay makapangyarihan, ngunit yung pinakilala mong Diyos, mga minamahal, hindi gumagaling yung karamdaman na binahagingan mo, ang Diyos na pinaglingkuran mo ay di totoo. Ngunit tayo, mga minamahal, hindi tayo nahihiya, hindi tayo nag-aatubili na ipangaral natin na ang Diyos na ating nakilala sa Jesus Miracle Crusade ay totoo, makapangyarihan. At iniibig natin ang mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Dahil pag nananawagan, mga minamahal, ang ating iglesia, ang ating mahal na pastor, ang mga beloved children, magkrusada, mag-ayuno, sumusunod yung anak ng Diyos. Pag sinabi, mag-ayuno kayo para sa krusada, makikita mo, mga minamahal, ang iba talagang nagkukumahog sila, pupunta ng pastoral house para lang masunod ang kalooban ng Diyos. Kakaiba sa kanila, bakit mga minamahal, kakaiba tayo? Dahil alam natin, ang Diyos natin tinatawagan ay makapangyarihan. Pag sumunod-sunod tayo sa utos ng ating mahal na Panginoon, pinag-utos sa man of God, sa kanyang propeta, o bago tayo magkrusada, tayo muna ay mag-ayuno. Dahil hindi man napapangalayas yung diablo, mga minamahal, pag hindi sa pamagitan ng prayer and fasting. Dahil sabi ng banal na mahal na Panginoon sa banal na kasulatan, kung wala kayong prayer and fasting, hindi niyo mapapalayas ang masamang espiritu, mga minamahal. Ngunit ang mahal na pastor, mga minamahal, talaga itinuruan ng mahal na Panginoon. Paano mapalayas yung mga masamang espiritu, makaramdaman, mga minamahal, yung mga masamang bisyo, yung masamang espiritu, mga minamahal. Mga pagsubok na yung masamang espiritu yan, mga minamahal, iya ay sa diablo, para ikaw, mga minamahal, hindi makapaglingkod sa Diyos. Ngunit mapalad tayo, dahil pag dumating man yung mga pagsubok na yan, may Diyos tayong tatawagan. Dahil ang Diyos natin tinatawagan, mga minamahal, makapangyarihan sa lahat. Kaya ang sabi ng malapayon, ibigin mo, sabi dito, mga minamahal, sa 37, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-isip mo. Kumbaga, wala kang reservation, mga minamahal. Pag umibig pala tayo sa Diyos, wala tayong nireserve sa ating sarili para lahat sa mahal na Panginoon. Kaya hindi mo pwede, mga minamahal, sasabihin mo, hindi muna ako sasamba dahil mayroon akong may negosyo akong kausapin. Dahil sabi dito, mga minamahal, ibigin mo ang Panginoon buong puso mo, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Sa ating pang pag-ibig pala sa Diyos, pag sinunod mo ito, mga minamahal, napakalinaw, ikay pagpapalain ng Diyos. Wala palang mental reservation ang mga minamahal, ang pag-ibig ng pag-ibigin mo ang Diyos. Ito yung utos ng mahal na Panginoon. Dahil pag may mental reservation ka, mga minamahal, diyan na, mga minamahal, magkaano, mga minamahal. Dahil magdadalawang isip ka na, mga minamahal, ayaw ko muna magsamba dahil may kausap ako para sa negosyo, lalo kang hindi pagpapalain. Dahil marunang tayong mga kapatiran ganun, ginawa nila, mga minamahal. Inuna nila yung kanilang negosyo, mga minamahal. Araw ng Linggo, inuna nila. Nagugulat sila, mga minamahal, hindi pa sila nakapunta sa kanilang kausap, mga minamahal, naa-aksidente sila dahil pinaalalahanan sila ng mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng pangunang utos ng mahal na Panginoon, ibigin mo ang Diyos, buong puso mo, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Sa ating pamamahal, walang mental reservation tayo na para sa atin, kundi para sa Diyos lahat, mga minamahal. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, unahin mo lang ako ang lahat ng bagay, idaragdag ko sa iyo. Sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. At sa pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, kailang sundin natin siya. Pag sinunod natin, mga minamahal, ituturo ng mahal na Panginoon sa atin. Tuturuan tayo ng Diyos, mga minamahal. Paano tayo lumakad, mga minamahal? Paano natin masunod ang kalooban ng Diyos? Mahirap kaya, mga minamahal. Ngunit pag nandyan sa iyo ang Espiritu ng Diyos, madali lang. Bakit po, mga minamahal? Ang Diyos ang mangunguna sa iyo, hindi na iyong sarili. Dahil pag inibig mo mahal na Panginoon, dahil sabi niya, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, ang Diyos na may-ari ng ating buhay, mga minamahal. Kaya masunod mong kalooban ng Diyos. Wala kang sabihin, mga minamahal, hindi muna ako. Dito muna ako. Dahil iniuna mo ang Diyos. Saan yung mahal na Panginoon? Doon ka, mga minamahal. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo ay umibig sa Panginoon.
itong hiningi ng mga Pinoy, isa lang hiningi ng mga Pinoy, sundin natin ang kanyang mga utos. Basahin po natin Deuteronomy 10:12. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, ang kabanatay 10, ang talatay 12. Amen. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa panahon, mga minamahal nila ni Moises, mga minamahal, ito yung utos ng mahal na Panginoon sa mga Israelites. Ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanila, mga minamahal, at ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos, kundi matakot ka sa Diyos. Pag inibig mo ang mahal na Panginoon, natakot ka palagi, mga minamahal, magkagawa ng kasalanan. Makatakot ka mag-absent, mga minamahal, dahil alam mo, ang Diyos mo, nakilala mo, palalahanan ka. Dahil nangyayari, mga minamahal, lahat ng Kristiyano sa Jesus Miracle Crusade, sinubukan na lang ito. Mismo ako, mga minamahal, nagsasubok nito, mga minamahal, noon. Ayaw ko magsamba, mga minamahal, dahil inuna ko yung aking pagpadrive, mga minamahal. Talaga nandun yung paalaala. Kaya pala, mga minamahal, ang sabi ng Malapanginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa at buong pag-iisip mo, mga minamahal. Dahil ang gusto ng Diyos, matakot ka palagi, mga minamahal. Matakot ka makagawa ng kasalanan. Matakot ka makapag-absent, mga minamahal. Bakit? Ang gusto ng Diyos, palagi ka na sa kanyang harapan. Palagi ang presensya ng Diyos. Palagi madama mo, mga minamahal, para hindi ka magkasala. Ang Kristiyano pala, mga minamahal, palagi niya nadama ang presensya ng Diyos, hindi siya makapag-isip, mga minamahal, malayo sa kanyang kasalanan. Bakit? Ang diablo hindi makapanaig sa kanya. Dahil ang presensya ng Diyos palagi na sa iyo. Dahil ang sabi nga rito, mga minamahal, ha? Sabi ng banal na kasulatan, ha? Kung matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kailangan yung takot nandyan, mga minamahal. Natatakot ka, mga minamahal. Bakit? Ang Diyos palagi na sa isip mo. Pag gawin ko ito, magkakasala ako sa mahal na Panginoon. Pag mag-absent ako. Lalo na't mag-absent ka, mga minamahal, na wala naman dahilan. Kumbaga sa trabaho, mga minamahal, kung nagtatrabaho ka, exempted yun, mga minamahal, dahil talaga matatanggal ka naman sa trabaho. Pero kung wala ka naman trabaho, mga minamahal, sarili mong business, negosyante ka man, sarili mo, mga minamahal, ikaw may ari ng sarili mong negosyo, mga minamahal. Pag araw ng pananaman, huwag mong pabayaan. Bakit, mga minamahal? Dahil sabi ng mahal na Panginoon, unahin mo lang siya, ang lahat ng bagay idaragdag niya sa'yo. Lalo kang pagpapalain. Dahil meron din kapatiran, mga minamahal, na nalangin siya, mahal na Panginoon, bigyan mo akong negosyo. Dahil nanghirap na hirap ako, binigyan siya ng tindahan ng mahal na Panginoon. Nung binigyan sa tindahan, pinagpala siya, mga minamahal, tatapat siya sa mahal na Panginoon. Nung palagi siya nagtatapat, lalo siyang pinagpala, dumami yung kanyang customer, mga minamahal. Pinagpala siya ng pinagpala. Pagdating na ngayon, mga minamahal, minsan, mga minamahal, dumating sa kanya, araw ng overnight. Maraming bumibili, mga minamahal. Ayaw na niya mag-umirat dahil sayang daw. Hanggang pagkasunod naman, linggo na, maraming bumibili. Dahil trick minsan ng kaaway. Maraming bibili, titingnan mo yung, marami akong mabinta. Kasi inuna niya, mga minamahal, lalo siyang pinalalahanan ng Malapanginoon. Nawala yung kanyang negosyo, na bumagsak, mga minamahal. Bakit? Ang sabi ng banal na kasulatan, unahin mong Malapanginoon. Dahil lahat ng bagay idadaragdag sa iyo, mga minamahal. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa at buong pag-isip mo. Dahil pag-ibig mo ang Diyos, mga may inibig mo ang Malapanginoon, yung mga negosyo, mga minamahal, yung pagkakitaan mo, isang tabi mo muna, unahin mo ang Diyos. Dahil magugulat ka, mga, walang Kristiyano na pinabayaan ng mahal na Panginoon. Hindi ka papabayaan ng mahal na Panginoon. Bakit po, mga, totoo yung Diyos na ating tinatawagan. Hindi ka papabayaan ng mahal na Panginoon. Dahil kung atin iniibig ang Diyos, tuparin natin ang kanyang mga utos. At hindi tayo iiwang mag-isa ng mahal na Panginoon. Hindi pala tayo iiwan na mag-isa ng Diyos, mga minamahal. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Palagi mo siyang kasama. Kaya wala ka narinig ng patutuo, mga minamahal, na sasabihin nila pinabayaan sila. Mula noong 2019, na pandemic, hanggang sa mga oras na ito, mayroong kahirapan ng iba. Hindi naman lahat, mga minamahal, sabing sagana. Mayroong ibang kahirapan. Ngunit hindi sila pinabayaan ng mahal na Panginoon. Nagpapatutuo sila, umiiyak sila. Bakit? Kahit wala na silang makain, maya-maya magugulat sila sa nagpipray sila, nagpupuri sila, mga minamahal, biglang dumarating yung pagpapala. Biglang dumarating sa kanila.
Hindi man sobra-sobra, ngunit ang Diyos hindi nagpapabaya. Binibigyan sila pagpapala dahil alam ang Diyos kung hanggang saan yung puso mo, mga minamahal, na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Kumbaga sa kahirapan ba, ikaw ayaw sa iyong paglilingkod? Tinitingnan ang mahal na Panginoon ang ating puso, mga minamahal. Kaya ang gusto ng Diyos, mga minamahal, palagi tayo nakadalo sa banal na gawain. Dahil dito, mga minamahal, nadadama natin presensya ng Diyos. Walang matibay na Kristiyano, na mga minamahal, na hindi siya dumadalo. Di mawawala, mga minamahal, kung ikaw lang mag-isa sa bahay, kahit sobrang pagpapala mo, mga minamahal, sabi mo, magla-live ka na lang. Magpupuri ka, mga minamahal. Sabi mo, magaling kang kumanta, magpupuri ka. Pero hindi mo masunod talaga ang kalooban ng Diyos. Na dito kasi, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, huwag mo daw pabayaan ang pagtitipo ng mga banal. Mag-aaral ang bawat isa, mga minamahal, lalong nalalaman mo, malapit na ang pagbabalik ng Diyos. Kaya dahil pag pinabayaan mo, mga minamahal, baka mag-grip ang Holy Spirit. Hindi mo nadama ang presensya ng mahal na Panginoon. Kaya dito, mga minamahal, kahit hindi ka marunong kumanta, sumusunod ka sa pumalakpak ka, mga minamahal, sumusunod ka sa, mayroon man tayong mga lyrics dyan, mga minamahal, hindi naman lahat kasi magaling kumanta. Hindi man lang binigyan lahat ng magandang boses. Ngunit pag nakisabay ka, mga minamahal, dahil inibig mo ang Diyos, inuunawa mo mga lahat ng awitin, mga minamahal, magugulat ka, biglang tutulo ang iyong luha. Sa kagalakan. Kahit mayroon kang kahirapan, pero nagagalak ka. Gustong-gusto mo palagi mapil ang presensya ng mga Panginoon. Yung iba ayaw na lang gustong tumigil yung presensya ng Diyos. Bakit, mga minamahal, kahit anong hirap mo, mga minamahal, sa buhay, pag nadama ang presensya ng Diyos, daing mo pang milyonaryo, mga minamahal. Hindi lahat nakakadama ng presensya ng Diyos. Ngunit pinagpala tayo, mga minamahal, dahil tayo mga pinili ng mahal na Panginoon. Sa atin pinadama, mga minamahal, pinakita sa atin ang himala ng Diyos. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tuparin mo ang aking utos. Sumunod ka sa akin, matakot ka sa akin, dahil hindi kita pababayaan mag-isa. Basahin po natin, mga minamahal, dito po sa aklat ng Juan 14:15-18. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanata ay 14, ang talata ay 15-18. Amen. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang suma sa inyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at siya sa inyo. 18. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paparito sa inyo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating pinakamamahala pa Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Napakaganda, mga minamahal, ang inuutos ng mahal na Panginoon. Napakaganda ang pangako ng Diyos. Anong sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Dito po sa aklat ng Juan 14:15, mga minamahal, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Ha? Pag tinupad natin ang utos, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon, siya daw'y dadalangin sa Ama, mga minamahal. Yung ating mahal na Panginoon, nung siya pa'y buhay nito, mga minamahal, katawang tao, sinabihan niya ang mga alagad, mga minamahal. Itinuro niya sa mga lahat ng Israelites. Nasabi niya, mga minamahal, kung ibigin niyo ako, tuparin niyo aking mga utos. Pag dumalangin siya sa Ama, mga minamahal, sabi pa nga rito, mga minamahal, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y suma sa inyo magpakailanman. At sabi pa rito, mga minamahal, sa 17, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi natanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita. At nakikita naman siya, siya'y nakilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at siya sa inyo. Hindi ko kayo iniwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Sa atin lang daw, mga minamahal, hindi ito tumatahan sa iba yung Espiritu ng Diyos. Sa atin lang pinaramdam ng mahal na Panginoon. Kaya makita mo yung iba, mga minamahal, sumasamba sila, hindi nila naramdaman ang presensya ng Diyos. Ngunit tayo, mga minamahal, ilang awitin pa lang aawitin natin. Mga minamahal, joyful pa lang, mga minamahal, pag nag-concentrate ka, nabadama mo ang presensya ng Diyos. Pagdating pa ng soli mga pag-aawitan ng ating mga beloved choir, palagi mong madadama ang presensya ng Diyos dahil tumatahan pala to sa mga umibig sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi nga rito sa 18, mga sa 17, mga minal, sabi pa nga rito, ha, nakilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. Palakpakan natin mahal na Panginoon.
Nakilala pala natin mga minamahal. Bakit naramdaman palagi natin ang presensya ng mahal na Panginoon? Palagi tayo nakakadama sa presensya ng mahal na Panginoon. Tumatahan sa atin at sabi ng mahal na Panginoon, pagpalagi sa iyo ng presensya ng Diyos, hindi daw tayo iiwan mag-isa ng mahal na Panginoon. Sabi dito mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, hindi ko kayo iiwan mag-isa, ako'y parito sa inyo. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Kaya pala ating bilabid kapatid, mga nagpatutuo, sabi niya kanyang apo mga minamahal, nung naikinextray, may crack mga minamahal ang bones, ang buto mga minamahal. Ipapa-opera daw, pero doon dinala sa hospital mga minamahal, tumalikod lang siya nananalangin. Sabi ng doktor, pag hinawakan ang baywang, pag umaray, mayroon to. Pero nung hinawakan ng doktor, anong sabi ng doktor? May yayay ba? Sabi ng bata, wala. Bakit mga minamahal? Ang Diyos kasama niya palagi. Pagtaas ng kanyang kamay, pag-surrender niya sa mahal, pagtawag niya mga minamahal, kasama niya ang mahal na Panginoon. Dahil sa banal na kasulatan, kasama mo ang mahal na Panginoon. Pag ikay umiibig sa Diyos, ng buong kaluluwa, buong pag-iisip mo, ang Diyos palagi mong kasama. Hindi kayo iiwang mag-isa daw ng mahal na Panginoon. Ito yung pabor sa atin na nakakilala sa mahal na Panginoon. Dahil hindi tayo pabayaan ng Diyos. Yung iba, pinapabayaan sila. Ngunit ikaw mapalad. Kahit mahirap ka mga minamahal, pero hindi ka pinabayaan ng mahal na Panginoon. Kaya mapalad tayo mga minamahal, kahit mahirap tayo, pero ang Diyos kasama natin palagi. Kaya huwag natin kaingitan yung mga mayaman dyan ng mga minamahal, marami silang salapi mga minamahal. Huwag natin kaingitan. Ang kaingitan, sila'y maingit dapat sa atin. Dahil tayo palaging milyonaryo to sa presensya ng mahal na Panginoon. Sila hindi na nadadama. Milyon mga kamilang pera mga minamahal, ngunit hindi na nadadama ang presensya ng Diyos. Hindi tumatahan sa kanila. Ngunit na ikaw mga minamahal nakakilala sa mahal na Panginoon, tumatahan sa iyo ang presensya ng Diyos. Well, pero ang pangako ng mahal na Panginoon mga minamahal, habang ikaw tapat sa mahal na Panginoon, magugulat ka habang nag-aantay sa pagbalik ng mahal na Panginoon, patuloy kang pagpapalain ng Diyos. Mga minamahal, hindi makapinagpala sa financial mga minamahal, pero pinagpala naman tayo sa physical. Bakit mga minamahal? Pag mayroon tayong karamdaman, tatawag ka sa Diyos, pagagalingin ka, walang gamot-gamot mga minamahal. Walang takbuhan sa ospital. Isa lang yung takbuhan natin, yung ating fasting house. Pinagpala tayo dahil tinuruan tayo ng man of God. Paano mga minamahal, makuha natin ang puso ng mahal na Panginoon? Paano natin masunod ang kalooban ng Diyos? Itinuro sa atin ng ating beloved pastor. Kaya mapalad tayo. Napabilang tayo sa banal na gawain na ito mga minamahal. Na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon mga minamahal, sabi nito, at kung gusto ng Diyos, ang lahat ng mga tao ay makalapit sa Diyos mga minamahal. Gusto talaga yung makalapit lahat. Ngunit ang iba talagang nag-umaayaw mga minamahal dahil sabi nila, mahirap yan sa Jesus Miracle Crusade. Maraming bawal. Mayroon pa silang mga sister dyan, ang tataas na mga suot nila. Mayroon mga brother dyan, kahit walang pera, nakabarong. Pero hindi nila alam mga minamahal, yung kasuotan natin pang langit kasi ito mga minamahal. Hindi naman ito pang lupa. Ito yung makasuotan ng mga anak ng Diyos na pang langit. Kahit kinukutsa tayo mga minamahal, kasama kasi yung pagkukutsa sa atin. Sabi ng banal kasulatin, kasulatan mga minamahal, kayong mga anak ng Diyos, kayong nakakilala sa mahal na Panginoon, pag pinagmalaki mo si Kristo, kasama yung kapighatian sa iyo mga minamahal. Pangungutsa, kahirapan, mga minamahal, kapighatian, kasama yan. Ngunit mga minamahal, dahil hindi naman ito ang tahanan natin ng lupa. Yung langit ating inaantahay, mga minamahal. Kaya mapalad tayo, mga minamahal. Tinuruan tayong beloved pastor, paano manuot ng may kabanalan, pang langit. Dahil nung mayroong kating kapatiran na dinala sa langit yung kanyang kaluluwa, nakikita niya doon, mga minamahal, wala man doon, mga minamahal, ang nakasuot ng puti. Kayong lino ng mga puti ang sinusuot nila doon. Ganun pala ang doon mga kasuotan. Kaya pala tayo, mga minamahal, tinuruan ng beloved pastor. Paano mamuhay mga minamahal, mamuhay na may kabanalan. Kaya mapalad ka, tinuruan tayo mga minamahal. Bakit mga minamahal? Ang gusto ng Diyos, ang lahat ay makalapit mga minamahal sa Kanya. Kung hindi mo na, ayaw ka nang lumapit sa mahal na Panginoon mga minamahal, ito yung kahindik-hindik dahil hindi ka magmamana ng buhay na walang hanggan. Dahil ang gusto ng Diyos, lahat ay makalapit sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban mga minamahal. Basahin po natin, Awit 34, ang talatay 11, talon sa 13 hanggang 15. Dito po sa aklat ng mga awit, ang kabanatay 34, ang talatay 11 hanggang talon sa 12 hanggang 14. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magsiparito kayo, kayong mga anak, dinggin ninyo ako, aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Sa 13, ingatan mo ang inyong dila mula sa masama,
ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus at magsabi ng praise the Lord. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang Diyos na nawagan palagi. Magsiparito kayo. Sabi pa rito, mga minamahal, ha? Magsiparito kayo, kayong maanak. Dinggin ninyo ako. Aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, palagi na nanawagan ang mahal na Panginoon. Sa hindi pa nakakilala sa Kanya, hindi nakaranas ng himala, mga minamahal. Ngunit tayo mapalad tayo. Dahil nang tayo lumapit sa ating mahal na Panginoon, tinanggap natin ang mahal na Panginoon, pinagaling yung ating makaramdaman. Kaya mga minamahal, alam mo ang Diyos, mga minamahal, ay makapangyarihan, nagpapagaling ng karamdaman. Kaya ang sabi niya, magsiparito kayo sa akin, aking mga anak, dinggin ninyo ako. At sabi pa rito mga minamahal, dinggin ninyo ako. Aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Ang Diyos pala magtuturo sa atin paano tayo matakot sa Kanya, mga minamahal. Dahil pag hindi ka lumapit sa mahal na Panginoon, hindi ka matatakot. Wala kang takot ng gumawa ng kasamaan. Dahil hindi mo alam, mga minamahal, ang paggawa ng kasamaan ay papunta palang impyerno. Ngunit pag lumapit ka sa Diyos, tanggapin ng mahal na Panginoon, doon mo maunawaan. Mga minamahal, doon ka magkaroon ng takot ng paggawa ng masama. Dahil ang taong hindi pa nakalapit sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi siya marunong matakot sa Diyos. Patuloy siyang gumagawa ng kasamaan. Patuloy siya naglalasing, patuloy siya nagnanakaw, mga minamahal, patuloy siyang pumapatay, mga minamahal, dahil wala siyang takot. Pero pag lumapit pala tayo sa mahal na Panginoon, tuturuan tayo ng Diyos pagkatakot sa Kanya. Hindi ka daw kagawa ng kasamaan, bakit natatakot ka, mga minamahal, sa mahal na Panginoon? Pagtakot ka sa Diyos, walang impyerno sa iyo, mga minamahal. Langit ang hinanda ng mahal na Panginoon. Sa mga tao namang walang takot sa Diyos, may impyerno hinanda sa kanila, mga minamahal. Kaya ang tao, dalawang babaksakan. Langit at saka impyerno. Kaya makakatuwa, mga minamahal, pag naglalaro ang mga bata, mga minamahal. Dalawa lang yung inaawit nila, mga minamahal. Pag naglalaro sila, langit, impyerno. Pero hindi na naunawaan. Alam lang nila, mga minamahal, ang langit, nandoon si Papa Jesus. Ang impyerno, nandoon ang demonyo, mga minamahal. Pero hindi nila alam na ang langit pala, napakasaya, napakamaganda, mga minamahal. Pero ang impyerno, mga minamahal, alam nila, nandoon si Satanas. Pero ang paghihirap doon, matindi, mga minamahal. Kaya dito palang gawin natin ang kalooban ng Diyos. Kasi sabi ng banal na kasulatan, pag nasa langit ka, mga minamahal, mapalad ka. Pag nasa impyerno ka, mga minamahal, makikita mo yung taga-langit. Pero yung taga-langit, hindi nila makita ang taga-impyerno. Nasa banal na kasulatan yan, mga minamahal. Kaya mga minamahal, pag nandoon na daw sa langit, hindi mo maisip yung naiwan dito, mga minamahal. Kasi ang sarap daw ng langit. Sabi pa nga natin, bilabid kapatid na napunta ng langit, mga minamahal, nung dinala yung kanyang kaluluwa, mahal na Panginoon, ayaw ko na sa sanlibutan. Nakapakahirap. Maglakad ako papunta bahay sambahan, minsan wala akong makain. Dito na ako, napakasarap dito. Walang gutom dito. Nag-aawitan. Napakaganda rito. Nandito ako, lumalakad ako sa ginto. Sabi ng mahal na Panginoon, anak, bumalik ka doon. Sabihin mo sa inyong bilabid pastor na kinalulugdan ko siya. At yung ginagawa mo, ginagawa niya, ay kinalulugdan ko. Isipin mo may anak ka. Doon niya naisip, mga minamahal. Makalimutan pala natin lahat pag nasa langit ka na. Pero pag nasa impyerno ka, mga minamahal, hindi mo makakalimutan. Maalala mo yung mga kamag-anak mo na naiwan. Bakit, mga minamahal? Dahil nakapakahirap. Ang gusto nang nasa impyerno, yung kamag-anak nila, hindi makapunta na impyerno. Katulad sila sa roo at yung mayaman, mga minamahal. Yung mayaman, iniisip niyo kapatid niya, limang kapatid. Gusto niya, mga sila sa roo, bumalik sa lupa. Sabihin kay Amang Abraham, papuntahin, pabalikin. Sabi mo, Amang Abraham, pari aking mga kapatid, hindi makapunta dito. Kaya mga minamahal, nandito pa tayo, may nangangaral ng salita ng Diyos, ikaw nakakilala na sa mahal na Panginoon, huwag ka talaga mag-atubili, mga minamahal, paglingkuran ng Diyos. Huwag ka mag-isip na umatras sa paglilingkod. Kasi mahirap papuntang impyerno, mga minamahal. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, magsiparito, sabi ng banal na kasulatan, magsiparito kayo at dinggin niyo ako. At tuturuan kayong pagkatakot sa Diyos. Kaya pala pa nung kalapit tayo, alam na natin ano ang kasalanan. Dahil dati ni natin alam, gawa lang tayo ng gawa, mga minamahal. Pero ang Diyos, mga minamahal, nagturo sa atin dahil pinili ka ng mahal na Panginoon. Maraming tinawag, kukunti ang pinili. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya mapalad tayo, pagsikapan natin, sa lahat ng tinawag, isa ka na pinili ng mahal na Panginoon.
na magmamana ng langit, mga minamahal, ng buhay na walang hanggan na inanda ng Diyos. Dahil sabi pa nga dito sa 13, mga minamahal, ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Gumawa natin mabuti, mga minamahal. Layuan natin kasamaan. Gumawa ka ng mabuti. Habulin daw natin, mga minamahal. Habulin natin ang kapayapaan. Saan natin makukuha ito, mga minamahal? Dito sa ating pagdalo. Dito tayo magkakaroon ng kapayapaan. Madama mo lang ang presensya ng Diyos, payapa kang uwi ng bahay. Kahit may problema ka, pag-alis mo ng bahay, pagdating mo dito, madama mo ang presensya ng Diyos, payapa ka. Alam mo ang Diyos mag-iingat sa iyo. Payapa ka, mga minamahal. Dahil sabi mo, mga kapatid, uupirahan na lang, mga minamahal. Pagtaas ng kayang kamay, sabi ng doktor, okay na. O di ba, payapa ka? Uuwi ka mong payapa, may kagalakan ka uuwi. Bakit? Ang Diyos na iyong tinatawagan, sasagot sa iyong tawag. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi pa rito, mga minamahal, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Kaya pala sinagot ang ating beloved kapatid, mga minamahal, dahil ito pala ang nasa banal na kasulatan. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang mata ng Panginoon nakatitig sa mga matuwid. Ikaw sumusunod sa kalooban ng Diyos, tinupad mo ang utos ng malapayo, natakot ka sa Diyos, mga minamahal. Pagtawag mo sa malapayo, nakatitig sa palagi sa iyo. Pagdaing mo, sasagutin ka ng mahal na Panginoon. Kayong ating bilabid kapatid, pagtaas ng kanyang may niya, sinagot siya ng Diyos. Umuwi siyang payapa, may kagalakan siya, mga minamahal. Bakit? Totoo yung Diyos na ating tinawagan. Totoo yung Diyos na ating nakilala, na pinakilala ng ating bilabid pastor. Kaya walang kalugihan ang paglingkuran, mahal na Panginoon. Yung ibigin mo ng ang Diyos, buong puso mo, buong kaluluwa mo, mga minamahal, buong pag-iisip, walang mental reservation para sa iyong sarili. Ang iyong sarili, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Pagtawag mo, mga minamahal, ang Diyos nakatitig palagi sa iyo. Ang kanyang pakinig, pag dumain ka, didingin ka ng mahal na Panginoon. Dahil hindi ka pabayaan ng mahal na Panginoon. Hindi siya mag-iiwan, mga minamahal, na sabing pababayaan ka. Na ikay tatawag sa kanya, hindi ka sasagutin. Kaya ayong patutuo palagi, mga minamahal, hindi ko makakalimutan, mga minamahal, yung ating nanay doon sa dako ng Cebu. Sabi niya, kung mamatay man lang ako, mahal na Panginoon, sa gutom, bahala ka na sa akin, pero kung buhayin mo pa ako, pagpapalain mo ako, mahal na Panginoon, magbigay ka ng pagkain sa akin. Yung ginising siya ng aso, mga minamahal. Pagising sa aso sa kanya, nung inano niya, mga minamahal, bigla sumuka ng wallet. Sino nag-utos noon? Ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, pag tumawag ka sa akin, sasagutin kita. Pag dumain ka sa akin, sasagutin kita. Dahil nakatitig pala ang mata ng mahal na Panginoon sa kanya. Nung siya ay nagpuri, siya ay natulog, mga minamahal, alam ng mahal na Panginoon anong pangangailangan niya. Man may narinig ka ba sa ibang fellowship niya, mga minamahal, nagpatutuo na ang aso sumuka ng wallet at mayroong laman na 800? Wala. Dito lang yan sa Jesus Miracle Crusade. Bakit? Ang Diyos na iyong tinatawagan, ang Diyos na ating tinatawagan, ang Diyos ng bilabid pastor ay totoong buhay, makapangyarihan sa lahat. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, nakatitig, mga minamahal, sabi niya, ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Nakabukas ang Diyos sa mga daing natin. Kaya makagulat ka, mga patutuo, makahindik-hindik. Parang ayaw mo maniwala. Pero tayo man alam natin na ang Diyos naman natin ay makapangyarihan. Kaya naniniwala tayo pag ipatutuo mo sa iba. Parang hindi sila makapaniwala. Pero tayo mga minamahal, alam natin ang Diyos natin makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, mayroong inalimbawa ang Diyos. Paano daw yung pag-ibig sa mahal na Panginoon? May pakumbabang pag-ibig, mga minamahal. Basahin natin sa Lucas 7:44-47. Dito po sa aklat ng Lucas, ang kabanata ay 7, ang talata ay 44-47. Amen. At paglingon sa babae ay sinabi niya kay Simon, nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapwat, dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskos ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik, datapwat siya, buhat na ako'y pumasok, ay hindi humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, datapwat pinahira niya ng ogwento ang aking mga paa. 47, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan, sapagkat siya ay umibig ng malaki, datapwat sa
sa pinatatawad ng kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lord, magsabi ng praise the Lord. Ito na yung pag-ibig, mga minamahal. Pag-ano natin ibigin ang Diyos. May pakumbabang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Katulad itong babae, mga minamahal. Sabi pa rito, sa paglingon sa babae at sinabi kay Simon, nakita mo baga ang babaeng ito, pumasok ako sa iyong bahay. Hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. At puwat dinilig niya ng aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskus ng kanyang buhok. Palakpakan natin, pinakamamahal na Panginoon. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, pag tayo pumunta sa banal na gawain, mga minamahal, nandyan yung pagkumbaba natin, yung mag-concentrate tayo sa ating mahal na Panginoon. Wala tayong lingunan, mga minamahal. Unahin mo natin ang mahal na Panginoon. Huwag kang lumingon sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, mga minamahal, sa ating mga kapatid, kay sister, kay brother. Unahin mo, mga minamahal, nakatutok ka, mga minamahal. Dahil itong bahay sambahan, tuntungan to na ating mahal na Panginoon. Ang paan ng Diyos nandito, mga minamahal, magpakumbaba tayo. Iluhod natin matuhod, mga minamahal, kung ano natin mga pagkukulang, mga minamahal, ating iyak sa mahal na Panginoon. Katulad ng babae, makasalanan siya, ngunit iniyak niya, mga minamahal, sa mga paan ng ating mahal na Panginoon. Kinuskos niya, mga minamahal, tumutuloy yung kanyang luha. Ito yung pakumbabang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang ibig sabihin nito, mga minamahal, dahil hindi natin nakikita ang mahal na Panginoon, paano natin mahalikan yung kanyang paa, mga, paano tayo iiyak sa paan ng mahal na Panginoon? Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ang bahay sambahan ko, yan ang aking tungtungan. Kaya mga minamahal, ang ibig sabihin nito, pagdating natin sa bahay sambahan, mga minamahal, nakakonsentrate tayo sa ating mahal na Panginoon. Wala tayong lingunan, mga minamahal. Ang babae, umiiyak siya, nandun sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Nakakonsentrate siya, mga minamahal. Yung kasalanan niya, mga minamahal, doon sa paanan ng mahal na Panginoon, ibinuhos na iniyak niya, mga minamahal. Ano ang sabi ng mahal na Panginoon? Kita mo ang babae niyan. Pagdating ko rito, ako hindi mo binigyan tubig para sa aking mga paa. Ngunit ang babae, binasa niya ng luha at pinunasan ng kanyang buhok. Binigyan niya yung engwento, mga minamahal. Binuhusan niya engwento, mga minamahal, para bumango, mga minamahal. Sa atin ito, yung pagbumbaba natin, mga minamahal, lumuhod ka dyan, iiyak ka sa mahal na Panginoon, iiyak ang taon sa mga concentrate ka sa mahal na Panginoon, para kang engwentong pabango ng ating mahal na Panginoon. At doon makikita ng Diyos, kahit ano pang kasalanan mo, mga minamahal, patatawarin ka ng mahal na Panginoon. Dala pa kumbaba ka sa harapan ng mahal na Panginoon, sa paanan ng mahal na Panginoon. Kaya pagpakumbaba pala sa pag-ibig sa ating mahal na Panginoon, andyan pala yung pagkumbaba natin, luluhod tayo, iiyak tayo sa mahal na Panginoon. Hindi yung pagdating natin dito, mga minamahal, parang pa-isi-isi ka lang, parang kang namamasyal, mga hindi. Ang gusto ng Diyos, nakatutok tayo sa ating mahal na Panginoon. Walang lingunan, mga minamahal. Titignan tayo sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Pag ganun makikita ng Diyos ng iyong puso, mga minamahal, sabi naman ng Panginoon, inilig mo ako ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Bakit? Nakatitig ka lang sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Pag ganun palagi, mga minamahal, ang ating sarili, ang ating pag-ibig sa Diyos, hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Ang Diyos palagi nandiyan sa iyo, mga minamahal, mag-iingat palagi sa iyo. Hindi ka ipababayaan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na tayo nakakaalam na sa pangalan. Kailangan malaman natin ang pangalan ng mahal na Panginoon. Dahil marami na tumatawag sa Diyos, mga minamahal, hindi nalaman ang pangalan. Marami silang tinatawagan. Ngunit ikaw nakakaalam sa pangalan ng mahal na Panginoon. Pagtawag mo sa kanya, mga minamahal, andyan ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Basahin po natin, Awit 9, Jess. Dito po sa aklat ng mga awit, ang kabanata ay siyam, ang talata ay sampo. Amen. At silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinababayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Amen. Napakagandang talata. Palakpakan natin, pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sila daw nakakaalam ng iyong pangalan, sabi dito ng banal na kasulatan, at sila nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo. Sino ba nakakaalam ng pangalan ng mahal na Panginoon? Tayo, mga minamahal. Kaya palagi sinisigaw ng mahal na pastor, tunay na Diyos yung ating napaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa kanila mga ang Diyos natin pinaglilingkuran, sabi nila, hindi daw yan tunay na Diyos, propeta lamang. Ngunit tayo, mga minamahal, ang pangalan ng mahal na Panginoon ay totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo nakakaalam at maglagak tayo ng tiwala sa Kanya. Nung naglagak tayo ng tiwala, mga minamahal, di ba pinakinggan yung ating mga dalangin? Pinagaling yung ating makaramdaman? Dahil ang sabi nga rito, mga minamahal,
at sila nakakaalam sa iyong pangalan ay maglalagak ng kanyang tiwala sa iyo sapagkat ikaw ay Panginoon ay hindi mo pinabayaan sila na sisihanap sa iyo. Palakpakan natin yung pinakamamahal na Panginoon. Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Hindi tayo pinabayaan, mga minamahal. Tuwing tawag natin, mga minamahal, kahit mayroon na marami tayong pagkukulang, maraming pumupunta, mga minamahal, mayroong karamdaman, Brad, na-backslide ako, Brad, ito may karamdaman ako. Ngunit, nung pinagsisi sila, mga minamahal, lumapit balik sa mahal na Panginoon, nagugulat sila. Maya-maya pinagagaling na sila ng mahal na Panginoon. Bakit? Ang Diyos mahaba ang kanyang kahabagan. Pag nahinanap mo mahal na Panginoon, mga minamahal, siya magpapagaling na yung karamdaman. Lahat ng problema ang aalisin ng Diyos. Dahil sabi ng banal kasulatan, ang lahat na sa banal kasulatan ay totoo, mga minamahal. Ito'y salita ng Diyos. Dito tayo, ito yung pinaka-guide natin, hindi maliligaw. Ang gusto na ng mahal na Panginoon, ibigin natin siya ng mga minamahal buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Pag ganun ang pag-iisip natin, mga minamahal, magugulat ka pagdating ng araw. May langit ihanda ang Diyos sa iyo. Hindi basta-basta naghanda sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil bakit ang Diyos, mga minamahal, hinandaan tayo ng Diyos na langit. Siya mismo ang naghanda. Hindi basta-basta yung tao lang naghanda, mga minamahal. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, at sila nakakalam ng iyong pangalan ay maglagak ng tiwala sa iyo sapagkat ikaw ay Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Pag naglagak tayo, mga minamahal, ng tiwala sa mahal na Panginoon, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Pagdating ng pagbabalik ng mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon, ipaghanda ko kayo ng inyong kalalagyan dito sa langit. Basahin natin huling talata natin, maghanda ating mga awit. Dito po sa aklat ng Juan 14, talatay 2-3. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanatay 14, ang talatay 2-3. Amen. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako ay paparoon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan sa tris. At kung ako ay pumaroon at kayo ay maipaghanda ng kalalagyan ay muling paparito ako at kayo ay tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon kayo naman ay dumuon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang pinakamamahal na praise the Lord. Magsabi ng praise the Lord. Maghanda ating mga awit at manunugtog. Ito yung ating huling talata, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, ikaw na umibig sa mahal na Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, mga minamahal, at buong pag-iisip, at may takot ka sa Diyos, sumusunod ka, tinupad mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, at naglaga ka ng tiwala sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ako'y paririyan. Sabi dito sa banal na kasulatan, sa bahay na aking ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Siya mismo maghanda, mga minamahal, ng dakong kalalagyan para sa atin. Saan? Yung mansion, mga minamahal, ilhanda ng ating mahal na Panginoon. Sa langit. Kaya mapalad ka, napabilang ka sa banal na gawain na ito. May mansyon ang inanda ng mahal na Panginoon, mga minamahal. May langit siya, may kalalagyan tayo para sa langit, mga minamahal na ating mahal na Panginoon. At sabi sa 3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo na may dumoon. Palakpakan natin at mahal na Panginoon. Siya mismo maghanda, mga minamahal, paririto siyang babalik. Ang gusto ng Diyos, mga minamahal, pagbalik niya, mga minamahal, mandat ng tayong umiibig sa Kanya ng buong puso, buong kaluluwa, mga minamahal. Dahil ang Diyos magdadala na sa atin sa langit, mga minamahal. Habang inaawitan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, bulay-bulayin natin gano'ng kabuti ang Diyos sa ating buhay. Paano ba natin inibig ang mahal na Panginoon? Ibinigay ba natin ating sarili, mga minamahal, ang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip yung pag-ibig natin sa mahal na Panginoon? Wala ba tayong iniwan ng mental reservation para sa ating sarili, mga minamahal? Ang gusto ng Diyos, mga minamahal, sa Kanya lang tayo nakatitig, mga minamahal. Wala nang makilala ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
Maraming salamat, mahal na Panginoon. Ang maiganti lang natin sa Diyos, ibigin natin siya ang buong puso, buong kalaluwa, mamin ang buong pag-iisip. Nakila ka, mahal na Panginoon. Aleluya. Mga binabal, sa oras na ito, habang nasa kalagitnaan natin ang mahal na Panginoon, yung ating mga problema, ating kahiligan, itulog natin sa mahal na Panginoon. Alam natin, pag tayo tumawag, ikay matuwid tumawag sa mahal na Panginoon, nakatutok palagi ang mata ng Diyos, ang iyong daing pinapakinggan ng mahal na Panginoon. Kaya tayo manalangin, mga minamahal, upo nakilang mapagpala naming Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat, aming mahal na Panginoon Jesus. Magandang gabi sa iyo, mahal na Panginoon. Sa unang panalangin ng binabit Pastor Willistada Almeida, dito yung mga anak, mahal na Panginoon. Nanikloon sa iyong banal harapan, mahal na Panginoon, bago lahat patawarin mo kami sa kami ng kulang, mahal na Panginoon. Anong pangangailangan namin mga binabit kapatid sa dako ito, mahal na Panginoon? I-provide mo sa imalang kapamaraan ang problema, karamdaman, alisin mo, mahal na Panginoon. Pero espesyal namin hiningi sa iyo, mahal na Panginoon. Turuan mo kaming palaging may takot sa iyo. Huwag mo alisin ang iyong pag-ibig sa amin, mahal na Panginoon. Turuan mo palagi aming puso na umibig sa iyo, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Na madlatan mo kaming mainit, naglilikot sa iyo. Bigyan mo kaming palagi ng kagalakan, mahal na Panginoon, mula sa iyong banal na presensya. Ito kami sa mandalangin, sa matabihis mo na pangalan ni Jesus. Mga minamahal, ipatong kaliwang kamay sa parting katawan na may karamdaman ang kanan sa ulo. Kung problema man yan, dalawang kamay itaas sa ating mga live webcast viewer, kaliwang kamay sa inyong mga parting katawan na may karamdaman ang kanan sa inyong mga gadget, mga minamahal. Isipin po natin ang bilamid pastor na naglihat sa atin. Opo, nakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pinakamamahala pa, Jesus. Sa unang panalangin ng bilamid pastor, Will Distrada Almeida, lahat ng uri ng karamdaman mula ulo hanggang talapakan, TB, leukemia, diabetes, cancer, AIDS, leprosy, coronavirus, pagka-paralyze, cancer, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Diabetes, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Problema, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Be blessed in the mighty name of Jesus. Be healed in the blood of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Tumalong tayo tatlong beses, sabay sigaw na lang, praise the Lord, walang pag-atubili, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. Maraming salamat sa mga lapay noon at tayo nakatapos matagumpay, mga minamahal.